Hi, Sir Carl. Magandang araw o gabi po sa iyo. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan, pati na rin ang lahat ng mga katribo natin dito sa iyong channel. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kathleen. Matagal na akong tagapakinig dito sa iyong channel. Itong kwentong aking ibabahagi ay isang nakakatakot na karanasan noong panahon na nasa high school pa lamang ako. Iyon po ang karanasan kong masasabing nasa bingit talaga ng kamatayan, kung hindi lang sa magkapatid na may lahing purong aswang na naging kaibigan ko pareho, ay napaslang na siguro ako noong panahong iyon. Nakatira po kami noon sa isang probinsya na sakop ng Davao. Ang kinaroroonan ng aming bahay ay masasabing liblib na, pero hindi naman gitna ng kagubatan. Hindi lang talaga develop ang lugar, pero maayos naman. Maliban sa amin, ay marami na rin namang mga bahay doon. Noong nasa second year high school lang ako, ay nagkaroon kami ng kapitbahay sa unahan pa namin. Bali mag-asawa na merong tatlong anak, dalawang lalaki at isang babae. Iyong panganay ay nasa 25 anyos na noon. Tapos ang pangalawa naman ay mga nasa 18 o 19. Tapos ang bunso naman nila ay wala pang 5 taong gulang. Mabait naman ang pamilyang iyon. Madalas nga kaming batiin ng kanilang ina kapag napapadaan iyon sa may unahan ng bahay namin. Malapit kasi ang bahay namin sa daanan papunta sa kanila. Itago na lang natin sa pangalang Robert ang panganay, tapos ang pangalawa naman ay si Kuya Jerry. Isang araw, habang nasa klase ako, ay pumasok iyong si Kuya Jerry sa room namin. Hindi pa naman kami noon close. Nakikita ko lang siya kapag dumadaan sa unahan ng bahay namin. Alam kong sila iyong bagong lipat na pamilya. Ang lupain kasi na kanilang nilipatan ay pagmamay-ari din namin. Dahil malawak naman ang aming lupain, kaya nagbenta si Papa iyong doon na banda sa may bukid na, at ang pamilya nga nila ang nakabili. Noong nag-break time kami sa klase, ay nakita ko siyang nakatambay sa may likuran ng room. Kaya nilapitan ko ito at nagpakilala na anak ako ng pinagbilhan nila ng lupa. Sabi naman ito na oo daw, alam niya. Kasi nakikita niya naman daw ako tuwing dumadaan sila malapit sa bahay namin. Iyon na nga ang naging simula ng pagiging malapit namin sa isa't isa. Kapag nakakasabay ko sila sa tindahan, ay napapansin kong si Kuya Jerry lang ang marunong ngumiti at tumawa kapag binibiro. Samantalang si Kuya Robert naman ay palaging salubong ang kilay at nakakunot ang noo. Kaya nakakatakot siyang kausapin. Kasi parang bubuka pa lang ang bibig mo ay babarahin ka na niya agad. Kaya si Kuya Jerry lang talaga ang naging kasundo at kabiruan ko. Isang tanghali noon, pagkatapos lang ng klase namin at naglalakad na kami ni Kuya Jerry papauwi, naisip kong sa bahay na pakainin ng tanghalian si Kuya Jerry. Tutal pagkatapos kumain, ay babalik din naman kami agad sa school. Alam ko rin kasi noon na masarap ang ulam namin, kaya hindi ako nahihiyang mag-aya.
Kuya Jerry, sa bahay ka na kumain para makabalik tayo agad sa school. Meron pa rin kasi akong assignment na hindi nagagawa eh. Sumagot naman ito. Hindi na. Salamat na lang. Hindi naman talaga ako nagugutom. Magpapahinga lang ako kaunti sa bahay. Ha? Pahinga? Eh ang layo pa ng lalakarin mo. Huwag ka na lang muna umuwi. Sa bahay ka na magpahinga. Kumain ka na rin kahit kaunti para malamnan lang ang sikmura mo. Iyong si Kuya Jerry po, Sir Carl, ay napakamahiyain sa lahat ng bagay. Kahit nga pagkain na ibibigay sa kanya ay hindi talaga tatanggapin kung hindi mo ilalapag sa kanyang kamay. Hindi na, salamat na lang. Muling sagot nito habang nakangiti. Ay sus, baka nahihiya ka lang kay ate, kaya parang takot na takot kang tumungtong sa bahay namin. Huwag kang mag-alala, wala siya ngayon, pumasok din sa school. Mamayang hapon pa ang uwi. Tapos noong naroon na nga kami sa tapat ng aming bakuran, ay bigla ko itong hinawakan ng mahigpit sa kanyang braso at hinila. Ano ba Kuya Jerry? Huwag ka na kasi mahiya. Kilala ka rin naman nila Mama eh. Tapos bigla naming nakita si Mama na lumabas ng kusina. Uy! Mabuti at nandyan na kayo. Dali, kumain na kayo habang mainit pa ang sabaw ng nilaga. Kakatapos lang din namin kumain. Nauna na kami anak, kasi aalis din agad si Papa mo. Halika na Jerry, dito ko na rin kumain para hindi ka na maglakad ng malayo papauwi sa inyo. Kakamot-kamot naman ang ulo si Kuya Jerry na halatang sobrang kinakain ng hiya. Ah eh, kasi tita. Bago pa siya makapagsalita ay sinabi na agad ni Mama. Sige, bahala na kayo sa kusina ha. Anak, ikaw na ang maghain. Magpapatulog pa ako ng mga kapatid mo. Iwanan nyo na lang din ang hugasanan. Ako na ang maghuhugas niyan mamaya pagkatulog ng dalawa. Sabay talikod ni Mama at pinaakyat na ang dalawa kong kapatid sa silid para patulugin. Kaya wala na rin ngang nagawa si Kuya Jerry kundi ang tumuloy sa kusina. Habang kumakain kami ay naalala ko na malapit na nga pala ang fiesta sa lugar namin. Eh dahil sa nagdadalaga na nga ako, kaya gusto ko na rin siyempreng makaranas ng mga kasiyahan ng mga kadalagahan gaya ng pakikipagsayawan sa fiesta. Naisip kong hindi naman ako papayagan kung susugod ako basta-basta mag-isa sa sayawan. Eh si ate ko naman ay medyo manang-manang din kung kumilos at hindi mahilig sa mga kasiyahan. Kaya imposibleng magpunta iyon sa padisko ng fiesta. Pero kung sina Kuya Jerry at Kuya Robert ang makakasama ko, ay baka payagan ako. Kuya Jerry, alam mo bang malapit na ang fiesta dito? Wika ko pa sa kanya. Ha? Talaga? Kailan naman? Sa Biyernes na iyon. Ah, parang masaya makisayaw sa padisko ah. Nagulat ako sa reaksyon niya dahil parang mas excited pa yata siya kaysa sa akin. Ano Kuya Jerry? Punta tayo? Oo, sige. Natuwa naman ako noong marinig ang sagot niya. Kasi first time kong pumunta sa padisko ng fiesta tapos pogi pa ang makakasama ko. Matapos nga naming kumain ay bumalik na rin kami agad sa school. Napag-usapan nga namin na mga bago mag-alas 8 ng gabi kami pupunta sa plaza ng barangay. Habang papalapit ang araw ng fiesta
ay lalo akong nagiging excited. Nagpaalam na rin ako kina Mama at sinabing sina Kuya Jerry at Kuya Robert ang makakasama ko sa pakikipag-disco. Kahit pa hindi naman talaga ako sigurado kung sasama iyong si Kuyang Masungit o si Kuya Robert. Sumapit na nga ang araw ng fiesta at kinagabihan na ang padisco. Kaya maaga pa lang noon ay todo asikaso na ako sa mga gawaing bahay para pagod siya at ba at makaalis na rin agad ng maaga. Plano ko kasi sana na mamasyal muna kami sa mga patsanggi bago makidisco. Pasado alas 6 pa lang noon ay nakabihis na ako at naghihintay na lang kay Kuya Jerry. Naisip kong baka pasado alas 8 pa iyon pumunta kasi alas 8 pa naman talaga ang usapan namin. E medyo kukupad-kupad pa naman iyon kung kumilos. Kaya naisip kong puntahan na lang ito sa bahay nila para mapilitang magmadali. Kapag naroon na siguro ako at naghihintay sa kanya, ay magmamadali na iyon. Kinuha ko ang maliit na flashlight namin at nagpaalam kina Mama na aalis na ako. Pupuntahan ko na lang si Kuya Jerry para maaga kaming makaalis at magkaroon pa ng oras para mamasyal. Pumayag naman sina Mama at sinabing mag-iingat daw ako pagdating sa sayawan at huwag hihiwalay kina Kuya Jerry at Kuya Robert. Nagkalat pa naman daw ang mga lasing kasi nga fiesta. Umalis na nga ako ng bahay at binaybay na ang daan papunta sa bahay nila Kuya Jerry. Hindi naman ako natatakot. Hindi pa rin naman sobrang dilim. Iyon bang kakalubog lang ng araw at maaaninagan pa talaga ang daan kahit walang flashlight na dala. Ilang metro bago ako makarating sa bahay nila ay nakita kong naglalakad papasalubong sa akin si Kuya Robert. Inisip ko na baka may bibilhin siya sa baba. Pagkasalubong noon sa akin ay biglang humarang sa dadaanan ko tapos galit na nakatitig. Hoy, Kathleen! Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na gabi na at delikadong magpunta dito kapag gabi? Baka maano ka pa nila eh. Hindi niya itinuloy ang kanyang sinasabi. Kaya sinabi kong, anong maano kuya? Masungit naman ito na sumagot na parang may itinatago. Ah, wala! Basta, umuwi ka na! Wala si Jerry! May pinuntahan! Sasabihin ko na lang na pumunta ka! Eh dahil sa talagang matagal na akong nagtitimpi sa pagiging suplado sa akin ni Kuya Robert, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na sabihin. Bakit ba ang sungit-sungit mo sa akin, Kuya Robert? Inaano ba kita? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Pakipaliwanag naman, oh. Medyo naguguluhan lang kasi ako kung bakit ka ganyan sa akin. Uwika ako pa sa kanya habang napapaluha na. Nang biglang may nagsalita mula sa likuran. Uy! Robert! Anak! May bisita pala tayo. Eh bakit hindi mo patuloyin at pakainin? Pagkalingon namin pareho ni Kuya Robert, ay nakita naming si Auntie Helen pala iyon ang kanilang ina. Magandang gabi po, Auntie. Uwi ka ako pa dito. Oh, halika iha, tuloy ka. Si Jerry ba ang hinahanap mo? Sa loob mo na siya hintayin. Bago pa makatapos si Auntie Helen sa kanyang sasabihin, ay bigla na lang akong tinulak ni Kuya Robert. Ano ba, Kathleen? Sinabi kong umuwi ka na, di ba?
Kababae mong tao! Ikaw pa ang pumupunta sa bahay ng lalaki! Hindi ka na nahiya! At sinabi ko na rin sa'yo, di ba, na wala si Jerry? Pagalit na turan pa nito. Eh dahil sa nasaktan ako sa paninigaw niya sa akin at pagtulak, kaya napatakbo na lang ako bigla papabalik sa bahay namin. Napalingon pa akong muli sa kinakatayuan ni Kuya Robert. Nakita kong parang nagtatalo na sila. Inisip ko na lang na baka pinapagalitan ni Auntie si Kuya Robert dahil sa pagtutulakan nito papaalis sa akin. Kaya ipinagpatuloy ko na nga ang paglalakad ng mabilis habang umiiyak dahil ang sama ng loob ko sa ginawa sa akin ni Kuya Robert. Noong naroon na ako sa bahaging sagingan, ay meron akong nararamdamang sumusunod sa akin. Pero doon iyon naglalakad sa may sagingan. Naririnig ko kasi ang tunog ng natatapakang tuyong dahon. Sa takot ko ay napatakbo na ako ng mabilis. Hindi ko na ipinaalam kina Mama ang nangyari para walang gulo. Eh dahil sa mga nangyari ay nahirapan akong makatulog. Pasado alas 11 siguro noon nang marinig ko ang boses ni Kuya Jerry na tumatawag sa akin sa labas ng bahay. Kaya dali-dali akong bumangon at sumilip sa bintana. Dahil sa fiesta nga noon, kaya gising pa rin si Mama. Si Papa ko naman ay naroon nakikipag-inuman sa kusina namin kasama ang kanyang mga kumpari. Agad sumilip sa labas si Mama at nakita niya nga na si Kuya Jerry iyon. Uy! Jerry! Halika! Tuloy ka! Nandito si Kathleen! Kanina ka pa nito hinihintay! Kumain ka na rin pala! Sumagot naman si Kuya Jerry. Ay, salamat po, Auntie. Pero kakakain ko lang po. Tapos tumuloy na siya sa sala, kaya bumaba na rin ako ng silid. Noong kaming dalawa na lang ang nasa sala, ay sinabi ni Kuya Jerry, "Oh, Kathleen, sabi ni Kuya Robert, nagpunta ka raw sa bahay." "Oo, yang Kuya Robert mo, sobrang suplado. Pinaalis ako at tinulak pa ng malakas." Nabigla si Kuya Jerry sa kanyang narinig. "Ah, talaga? Mabuti hindi ka nasubsob. Pagpasensyahan mo na ang kuya ko ha. Medyo masungit talaga iyon, pero mabait naman. Lalo kung maiintindihan mo ang mga dahilan niya. Pero sa susunod ha, ay huwag ka nang pupunta ng ganong oras sa bahay namin. O kahit iyong papalubog pa lang ang araw." Nagulat naman ako sa mga sinabi niya. Kaya tinanong ko ito kung bakit. Pero sinagot niya lang ako nang basta. Para na rin daw iyon sa kaligtasan ko. Baka raw kasi may mag-abang na mga masasamang loob at gawan ako ng masama. Marami pa siyang binigay na kung ano-anong mga rason. Pero hindi naman ako ganun kakumbinsido. Inisip ko na lang na baka nagagalit ang papa nila kapag may bisita pa ng ganoong oras. Nakita ko naman na mabait ang kanilang ama, pero iyon bang parang may itinatago sa pagngiti? Kaya binaliwala ko na lang din at hindi na nag-ungkat pa ng totoong dahilan. Hindi na nga kami natuloy noon sa pakikipagsayawan sa padisko ng fiesta. Pero kahit ganoon ay ayos lang din naman sa akin. Dahil hindi naman talaga ang pagdisko ang mahalaga sa akin, kundi ang makasama sa kasiyahan si Kuya Jerry. Crush ko kasi siya. Tumagal pa nga ang pagkakaibigan namin ni Kuya Jerry.
Madalas niya rin akong sinasamahan sa mga lakad ko sa bayan kapag meron akong bibilhin o may utos na mahalaga sa akin. Isang araw, habang naroon ako sa bakura namin, ay may nakita akong isang babae na naglalakad sa daan sa unahan namin. Papunta iyon sa direksyon ng bahay nila Kuya Jerry. Sa tingin ko ay papunta talaga iyon sa kanila dahil sila na lang naman ang bahay sa direksyong iyon. Habang tinititigan ko ang babae ay parang nakakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na takot. Para kasing may kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Tila nabalik na lang ako sa wisyo noong wala na sa paningin ko ang babaeng iyon. Mabilis lumipas ang mga araw at hindi ko pansin ang paglipas noon dahil masaya ako at palaging excited pumasok sa eskwela. Hanggang sa magtapos na nga ang school year. Masaya pa rin ako kasi marami na akong oras para maglakwatsa. Isang hapon noon, naroon lang ako sa bahay at walang maisip na gawin o puntahan. Kaya naisip kong pumunta kina Kuya Jerry para doon muna tumambay at makipagkwentuhan. Excited pa nga ako noong papunta ako sa kanila dahil makikita kong muli ang aking crush. Noong bakasyon kasi ay hindi ko siya araw-araw nakikita, hindi gaya kapag may pasok. Pagkarating ko sa kanila ay kumatok ako sa pinto habang nagtataupo. Biglang bumukas ang pinto at si Kuya Jerry ang nagbukas noon para bang may pag-aalala sa kanyang mukha noong makita ako. Kathleen, bakit ka na pa rito? Hindi ka ba busy sa inyo? Baka hanapin ka nila mama mo. Sunod-sunod nitong tanong sa akin. Sinagot ko naman siya nang, ano ka ba? Pupunta ba ako dito kung busy ako? Malamang hindi, di ba? Napansin kong panay ang tingin ni Kuya Jerry sa pintuan ng isa nilang kwarto habang kinakausap ako. Ilang sandali lang ay merong lumabas na isang babae. Medyo may edad na ito na hindi naman siguro nalalayo sa edad ni mama ko. Iya! Tuloy ka! Anong pangalan mo? Wika pa nito sa akin. Bigla akong nakaramdam ng takot at parang nag-uunahan ang pintig ng aking dibdib. Doon ko naalala na parang siya iyong babaeng dumaan sa tapat ng bahay namin na papunta sa bahay nila Kuya Jerry. Ako po si Kathleen. Kaibigan po ako ni Kuya Jerry. Halika iha! Tuloy ka! Ano ba Jerry? Patuloyin mo ang bisita mo! Parang hilaw ang ngiti ni Kuya Jerry habang sinasabi sa akin. Halika Kathleen, tuloy ka. Napansin siguro ni Kuya Jerry na natatakot ako sa babaeng kaharap ko. Kathleen, si Tia Rita pala, kapatid ni Mama. Iha, kumusta ka naman? Okay naman po. Kayo po. Ayos lang din naman. Masaya akong makita ka. Hindi na ako sumagot dahil wala akong maisip na sabihin. Pinagmamasdan ko lang ang babaeng iyon kasi kakaiba ang pagkabuhaghag ng kanyang buhok. Alam niyo iyong babaeng taong grasa sa kalye na naninigas ang buhok na nakasabog at parang matigas na malagkit? Ganun ang buhok niya. Jerry! Anak!
Halika muna saglit! Tawag pa ng kanyang ina doon sa kusina. Ah, Kathleen, maiwan muna kita dyan ha. Mag-usap lang muna kayo dyan ni Tia. Sabi ko naman na sige. Ah, Auntie, ilang taon na po kayo? Tanong ko pa sa kanya para may mapag-usapan naman kami. Nakatitig kasi siya sa akin na parang nanlilisik ang mga mata. Iyon bang nakadilat na nakakatakot? Bigla iyong tumayo sa upuan tapos sinabing, 38 na ako, iha! Sabay hawak sa braso ko. Auntie, ano pong ginagawa niyo? Natatakot ko pang sabi sa kanya. Hindi na ako noon sinagot tapos sinakal ako gamit ang kaliwang kamay. Pilit akong nagkakawag para tumayo. Pero masyado siyang malakas at nasasaktan na rin ako sa sobrang higpit ng sakal niya, kasabay ng pagbaon ng kanyang kuko sa aking leeg. Gusto ko ngang sumigaw noon pero hindi naman makalabas ang boses ko dahil sa sakal. Hanggang sa bigla niya akong kinalmot sa tiyan. Sobrang talim ng kuko niya dahil maging ang damit ko ay nahiwa doon sa kanyang kalmot. Noong bumaha na ang dugo sa harapan ko dahil sa lalim ng sugat ng pagkalmot, ay tila bigla itong natakam tapos nagkaroon ng pangil at matutulis ng ngipin. Sobrang takot na ako noon at inisip na katapusan ko na iyon. Dahil sa isang halimaw ang nasa aking harapan at nakikinikinita ko na ang susunod niyang gagawin, iyon ay ang gawin akong pagkain. Nakita kong masagana ang paglabas ng dugo sa aking tiyan at dinidila-dilaan niya iyon ng kanyang mahabang dila. Hinila ako patayo ng babaeng iyon gamit ang paghawak sa aking leeg, tapos bigla akong binitawan sa lupa. Iyong masakit na pagbagsak sa lupa na lang ang huli kong naalala bago ako nawala ng malay. Nagising na lang ako noong muli kong maramdaman ang sakit ng sugat ko sa tiyan. Pagkamulat ko ng mata ay nakita ko si Kuya Robert sa harapan ko na pinupunasan ng labakarang binanlawan ng mainit na tubig para maalis ang kumalat na dugo sa katawan ko. Nilagyan niya rin ng damit ang sugat ko para mapigilan ang pagdugo. Sobrang hapdi ng mga sugat ko noon. Talagang umiiyak ako at namimilipit. Binaliwala ko na nga na nakikita ni Kuya Robert ang aking katawan. Pinunit kasi noong halimaw iyong aking damit, maliban pa sa nahiwa ng kanyang kuko. Kaya nakabuyangyang talaga ang harapang bahagi ng aking katawan. Napansin kong naroon pala kami sa loob ng isang silid. Tapos narinig ko ang malakas na katok sa pinto. Robert! Anak! Papasukin mo kami dyan! Kailangan na nating tapusin ang babaeng iyan! Siguradong isusuplong tayo niyan sa kinauukulan at sasabihing aswang ang buo nating pamilya! Siguradong uubusin tayo ng mga taga rito! Tapos bigla kong narinig na sumagot si Kuya Jerry. Hindi ko kasi napansin na naroon din pala siya sa loob ng kwartong iyon. Mama! Tia! Diba? Nangako kayo na hindi na kayo mambibiktima sa lugar na ito? Sawang-sawa na kami sa kakalipat natin ang tirahan dahil sa hindi kayo mapigilan. Pati ba naman ang kaibigan ko? Bibiktimahin nyo? Wika pa ni Jerry. Nagaralgal na ang boses
na halatang naiiyak na ito. Muli namang sumagot ang ina nila. Jerry! Anak! Kaya nga patayin na lang natin ang babaeng iyan para wala nang makapagsumbong na mga aswang tayo. E di hindi na natin kailangan pang umalis muli. Pagkarinig ko noong kanilang pag-uusap, ay lalo akong nag-alala sa aking buhay. Dahil kapag napapayag nila, ang kahit sino, kina Kuya Jerry o Kuya Robert, ay siguradong katapusan ko na. Muling nagsalita si Kuya Robert, pero matapang na ang pagkakasabi nito. Ano ba, Ma? Tiya! Tumigil na nga kayo! Maayos ang usapan natin na paglipat dito. Hayop na lang ang kakainin nyo, di ba? Ayaw na namin ang magulong buhay. Iyong palagi na lang nag-aalala. Baka isang araw, tagain na lang kami ng mga tao dito. Sumagot namang muli iyong nasa labas. Pero hindi na ako sigurado kung si Auntie Helen ba o iyong tiyahin nila. Kaya nga! Tapusin na natin ang babaeng yan para tapos na rin ang problema natin. Hanggang sa pinilit ko talagang magsalita kahit namimilipit ako sa sakit. Hindi po ako magsusumbong. Iyon lang ang mga katagang na kayanan kong banggitin. Sumagot naman si Auntie Helen. Siguraduhin mo lang ihay ang sinasabi mo, ha? Dahil kung hindi, ay uubusin namin ang buong pamilya mo. Hindi na ako nakasagot dahil sobrang hapdi talaga ng sugat ko. Kumalma na rin naman ang dalawa na nasa labas ng silid. Matapos akong linisan ng dugo ni Kuya Robert, ay pinagpalit na rin muna nila ako ng damit at nilagyan ng tali ang sugat ko. Pasado alas 8 noon, ay sinabi kong kailangan na nila akong ihatid sa bahay dahil tsak mag-aalala na sila mama kung aabutin pa ako ng alas 9. Kaya kahit hirap akong tumayo, ay pinilit ko pa rin. Inalalayan na lang ako nila Kuya Robert at Kuya Jerry papauwi sa bahay. Pagkarating sa amin, ay nag-aalala si mama ko noong makitang inaalalayan ako ng dalawa. Noong una, ay inakala nga noon na nakipag-inuman daw ako. Pero nang makitang may sugat ako, ay tila hihimatayin ang aking ina sa sobra ng pag-aalala. Sabi ko naman na ayos lang ako. May umataking halimaw na mukhang aso sa daan. At mabuti na lang ay napadaan sina Kuya Robert at Kuya Jerry galing sa pag-iigib, kaya nasakluluhan ako. Laking pasasalamat naman ni Mama sa dalawa. Kinabukasan nga ay naghigpit na sa amin sila Papa. Bawal na lumabas ng gabi. Naghanda na rin ng mga pangontra sa aswang at sinabi sa lahat ng kamag-anak at mga kumpare na mag-iingat dahil merong gumagalang aswang sa lugar namin. Pero walang ideya sila mama at papa kung sino. Matapos nga ng pangyayaring iyon, ay naging matalik ko na rin kaibigan si Kuya Robert. Hindi niya na ako sinusungitan at naintindihan ko na rin ang kanyang dahilan kung bakit ayaw niya na nagpupunta ako sa kanila at kung bakit niya rin ako noon pinagtulakan. Ilang buwan lang din ang lumipas ay umalis na sa lugar namin ang tiya, mama at papa nila. Bali silang tatlong magkakapatid lang ang naiwan sa lugar namin. Sa ngayon po ay may asawa na ang crush kong si Kuya Jerry. Si Kuya Robert naman ay nakapag-abroad. Ako naman ay narito din sa abroad. Nakalimutan ko palang banggitin, Idol,
na matapos umalis ng kanilang mga magulang, ay naghanap na rin sila ng albularyong kayang gumamot ng pagkaaswang at napagaling naman sila. Iyon nga ang dahilan kung bakit nakapamuhay na rin sila ng matiwasay. Nagkakausap pa rin naman kami ni Kuya Robert hanggang sa ngayon. Pero si Kuya Jerry ay hindi na. Magmula noong mag-asawa ito, ay nawalan na kami ng kontak sa isa't isa. Hanggang sa ngayon, ay wala akong ibang pinagsabihan na aswang ang buong pamilya noong aking mga kaibigan. Hanggang dito na lang po, ang hinding-hindi ko makakalimutang karanasan idol na muntik ng kumitil sa buhay ko. Maraming salamat po kung inyong maitatampok itong aking padalang kwento. Gusto ko rin pong sabihin na mali talaga ang maging mapaghusga. Kahit pa sabihin nang galing sa masamang pamilya ang isang tao, ay mali pa rin isipin na masama na rin agad siya. More power po sa channel mo, Idol, and God bless. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.